Magandang araw, mga kaibigan, at sa mga kasama ko sa Team Bantag na mga supporters, magandang araw po sa inyong lahat. Ito si Ed, ang Opinion PH TV ay magbibigay ng maiksi o maikling opinion, analisa sa kaganapan ng DOJ at sa pag-file ni Zulueta ng counter affidavit. At ito, mapapanood niyo mamaya ang video na i-re-upload ko, video ni Sir Jojo Guzman Connect TV. Mapapanood niyong lahat ang kaniyang napakagandang analisa. So, ito ngayon ang aking masasabi. Pasensya na kayo sa aking background dahil nasa gubat po ako. Nasa bundok po ako ngayon. Kaya medyo merong maingay kasi nasa tabi ako ng kalsada. Ako ng konti. So ito ngayon ang masasabi ko. Sa wakas, nakapag-file na si Zulueta ng counter affidavit against sa mga pag-aakusa ng DOJ kay Zulueta na kasama di umano sa mga krimen o isa si Zulueta na naging middleman di umano sa mga pinaggagawa ni DG Bantag. Ito ay isa sa kanilang pagdidiin, pag-aakusa at napaka-injustice na paghusga kay DG Bantag. So ito ngayon, si Zulueta, dapat pala February 8 pa siya pwedeng mag-file ng counter affidavit. Pero paano siya makapag-file? Wala pala siyang kopya nung kaso na ipinail sa kanya. O di ba? Dapat DOJ, trabaho nyo yan na ipaalam, kinakasuhan nyo yung tao tapos hindi niya alam ang mga kinaso nyo sa kanya, hindi nyo binigyan ng kopya. So ibig sabihin yan na naman ibubulaga nyo ng tao pag hindi makapag-file ng counter affidavit. Ang kasunod nun, iwa-warrant nyo na, issue nyo ng warrant. So mabubulaga itong si Zulueta. Diba? Pero thanks God at magagaling, hindi issue nga ang mga lawyer ng Team Bantag at ang mismong lawyer ni Zulueta. So ngayon, February 15, nakapag-file na ng counterpart affidavit si Zulueta. So ito na yon, dito natin makikita ang nagbabagang labanan. At ang counter affidavit ni Zulueta ay pabor kay DG Bantag. So ano kayo ngayon? DOJ, is OJ Rimulya, ang katangahan ninyo, kapalpakan ninyo, ito ang maaring magdidiin sa inyo. Dahil maliwanag pasasabaw ng pusit ang mga pinaggagawa ninyo na pagbibintang, panghuhusga, pag-aakusa kay DG Bantag. Na ang tao walang alam-alam, kaumpisa pa lang, tinrider nyo si DG Bantag. Akala ninyo, makukuha ninyo na ibagsak na lang si DG Bantag ng ganon-ganon lang? Ha? Ang mga pronouncement ninyo is OJ Rimulya at mismo si BBM, si PBBM may pronouncement na, na solved na ang kaso, nakikita na ang sabi pa nga 95% solved na ang kaso ni Percy Lapid. Dahil diniin nyo talaga kay DG Bantag. Ang dami ninyong pronouncement na yung mga pronouncement ninyo
yun mismo ang magpapabagsak sa inyo. Kaya kulang kami, pati si DJ Bantag, patuloy ang Team Bantag sa aming mga prayer at suporta para sa hostisya, para kay DJ Bantag, na alam naman namin na itong taong ito ay hindi niya magagawa at imposibleng magagawa niya ang mga inaakusa ninyo sa kanya. Kaya ito ang masasabi ko, labanan ng hustisya at hustisya para kay DJ Bantag. At sa DOJ, tandaan ninyo, kapalpakan ninyo, kalokohan ninyo, ang pagdiin ninyo kay DJ Bantag, pag-aakusa ninyo, sa'yo din babagsak yan. Aalihin nyo rin lahat yan. In due time, mangyayari din sa inyo. Mag-traidoran din kayo. Diba? Kasi yun ang ginagawa ninyo. Kaya nga, may kasabihan tayo, kung ano yung itinanim ninyo, yun din ang aanihin nyo. So, maraming salamat mga kaibigan, at mapapanood natin ang video ni Sir Jojo Di Guzman Connect TV na napakaganda, napakalinaw. Bali, ginawan ko lang ng sarili kong opinion, kasi sobra na ang mga modos ng DOJ, ang mga style nila bulok, ginagawang syunga ang Team Bantag. Akala nila tanga ang Team Bantag, tanga ang mga abogado, mga lawyers ng Team Bantag. So, maraming salamat po, at panunoorin natin ang buong video ni Sir Jojo Connect Di Guzman sa kanyang mga opinion analisa dito about sa pag-file ni Zulueta ng kanyang counter affidavit. Maraming salamat. Okay, so eto na nga, nag-file na ng counter affidavit itong si Ricardo Zulueta. At yung date ng kanyang counter affidavit ay Feb 15, dahil nung Feb 8 hindi siya nakapag-submit ng kanyang counter. Unlike si DJ Bantag na through the lawyers ay nakapag-submit ng counter affidavit. Pero malalaman natin yung rason niyan later on, ano? Kasi meron sa 5 pages na counter ni Zulueta, meron siyang pinaka main points, three main points na kanyang naisalaysay or nailahad, ano ho. Una rito ay kinontak daw siya nitong si Aldrin Galicia at yung si Alvin Peña Redonda. Si Zulueta daw, kinontak daw ni Zulueta siya, si yung dalawang ito, na referring daw na may utos daw si Tanda sa kanila. Yun yung pagkasabi. Pero syempre, kasi this is with regard doon sa plano ng pagpatay kay Percy Lapid. Pero syempre, which Zulueta denied. Kasi nga, never na tinawag ni Zulueta si DJ Bantag as Tanda. Never. Kapag nakakausap or merong utos si DJ Bantag, through him at sa, i-relay sa mga PDLs, ang tawag niya ay, sabi ni Sir DJ, sabi ni utos ni Director. Yun lang, at never na tinawag na Tanda. Kaya doon pa lang, okay, according kay Zulueta, isang malaking kasinungalingan at gawa-gawang kwento lamang yon. Okay? Unang punto yon. Pangalawang punto, ito daw si Alvin Labra. Kinontak daw ni Zulueta at meron daw silang usapan na halaga, kwarta, pera, bayad daw doon sa pagpapaligpit dito nga kay Percy Lapid. Unang-una, wala daw katotohanan yan. Bakit? Kasi paano mangyari yon? Ito daw itong mga nabanggit na ito, sila Alvin Labra, Aldrin Galicia, Alvin Peña Redonda, and the rest.
eh galit yung mga yan sa kanila. Galit yung mga yan kay Zulueta at kay DJ Bantag. Bakit? Kasi apektadong apektado yung kanilang business. Ano ba yung business nila? Alam na natin kung ano yung business nila dyan. Ha? Apektado eh. Mga drug lords eh. So, papaano mangyari yun na makikipag connivance sila sa mismong Bucor chief at kay Zulueta, papayag sila? Iniisip ng mga yan yung kanilang interest na apektado. Kung ikaw galit ka sa isang tao dahil panira, kumbaga, papayag ka, nauutusan ka lang, papayag ka na ano, on the favor doon sa taong kinagagalitan mo. So malayong malayo yan. Yan yung sinasabi ni Zulueta na it's a big lie. Isang gawa-gawang kwento. Pangatlong punto dito is yung sinasabi na hindi nakapag-submit ng counter-affidavit. Itong si Zulueta, di ba? Tama naman yun. Hindi talaga siya nakapag-submit. Kasi, ang problema kasi, di ba yung unang issue dito is nung una, pinadala nila sa maling address. Doon, pinadala nila doon sa address na hindi naman matatanggap nung receiver. Alright? Ngayon, eto naman, yung February 8 na hearing, nagpadala nga sila, pero one page lang. Ibig sabihin, yung copy lang nung subpoena. Pero ang gusto kasi ni Zulueta at ng kanyang lawyer ay yung copy mismo, including the copy of complaints. Kasi paano ka magsasubmit, magbibigay ng counter mo kung wala ka namang alam kung alin doon ang sasagutin mo, kung ano ang sasagutin mo. Kaya yun yung reason kung bakit hindi siya nakapag-file ng counter affidavit noong Pebrero 8. Hindi sa dahilan na nagtatago na siya or guilty na siya, hindi po yun. Ito po ay nasa panig, ay hindi. Ito po ay nasa kakulangan ng DOJ mismo. So doon pala makikita mo may something. May pagkabayas kasi sasabihin mo sa media, hindi nagtatago mga to. Papalabas mo sa media na hindi nag-submit ng counter affidavit yung tao, samantalang ang kakulangan naman ay galing mismo sa panig mo. So dito pa lang makikita mo talaga na pinagkakaisa nitong dalawa na it's a very good thing na kasi noong una hindi natin nahagilap itong si Zulueta, di ba? Noong una si Bantag lang. So maaring ang naisip na maraming mga theories noong una na maaring tinago, maaring nagtago, maaring iniligpit, maaring alam niyo, hindi na maraming tumatakbo sa kaisipan natin na baka maaring pag ito'y lalabas ay kakalabanin si DJ Bantag. Pero nung lumabas na siya, nakita natin na pareho silang dalawa na ginawa ng istorya. So at least ngayon meron ng counter itong dalawa na ito. At hayaan natin. No? Tama nga naman. Hayaan natin gumulong ang proseso ng batas. Ang problema, ito naman si DOJ Secretary Boying Remulla. Paano na? Lagpas na ng 10 days, more than 10 days na, yung ibinigay na oras ng ombudsman sa'yo para sumagot. Para exercise mo ang karapatan mong sumagot. Ha? Eh diba sabi mo noon kay DJ Bantag, harapin mo, face the music. Magpakalalaki ka. Anong ginagawa mo ngayon? SOJ, Boying Remulla. Don't tell me may niluluto ka dito. Sagutin mo. Ikaw naman ngayon ang mag-face the music. Yun lang.